Ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Agency Task Force para tutukan ang oil spill sa Bataan. Sa isang pulong kanina sa Bulacan, naging sentro ang panglutas sa malawakang baha sa lalawigan. Nakatutok si Rafi Tima. Kita ng Pangulo mula sa himpapawid ang malawak pa ring baha sa Bulacan sa isinagawa niyang aerial survey. 17 bayan ang nalubog sa baha sa kasagsagan ng ulan na pinalakas ng bagyong Karina. Sa kanyang pulong, kasama ang ilang miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal ng Bulacan, Pampanga at Bataan, ibinahagi ng Pangulo ang kanyang obserbasyon. Mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa doon sa mga farmlands. Pero kung makikita mo, naghahanap ako nung san lulusot yung tubig, wala talagang dadaanan. Inikutan din ng Pangulo ang lugar kung saan lumubog ang motor tanker Terra Nova malapit sa bayan ng Limay sa Bataan. Kitang-kita ang oil slick sa pinaglubugan ng barko at ang barko ng Philippine Coast Guard na nag-i-spray ng oil dispersant. Meron na talagang langis. Pero it's light. It's still light. Buo pa ba yung barko? Yes, sir. Wala pang signs na nag-break. Yung na-assess nila that there are no cracks in the hull? From the surface, the observation yesterday, actually, the flow of oil has decreased already. Dito na sumentro ang kanyang mahigit isang oras na pulong sa Kapitolyo ng Bulacan. Ayon sa DENR, sa ngayon, maayos pa naman ang air at water quality sa mga baybayin ng Bulacan at Bataan. If there are fishers in the area and there are oyster farms po in the area near the coastline, those would be possibly impacted and therefore the loss of livelihood at least for a certain period is quite likely. Suggestion nila sa mga mangingisda, lalo na ang may mga palaisdaan, hanguin na nila ang kanilang mga alaga. Pinaghanda na rin ng Pangulo ang DSWD sakaling kailangang magbigay ng ayuda. Ang mga opisyal ng Bulacan, Pampanga at Bataan, nagpahayag na mismo sa Pangulo ng kanilang pangamba. Maglagay na talaga ng boom. Ano po? Kasi kakalat po yan eh. Pwede po kaming tumulong para mag-train po ng kung gusto man mag-volunteer. Yeah. Regarding the organic boom. Immediate po sana ma'am, training na kagad kasi no choice na po kami. Hindi naman po para maghintay kami nito. Apo. I-anticipate na po natin itong... Inatasan na rin ng Pangulo si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangunahan ang pag-coordinate sa mga national government at mga lokal na pamahalaan para tugunan ang problema ng posibleng oil spill. Nangako daw ang inatasang magsagawa ng salvage operation na mahihigop nila ang laman ng tanker sa loob ng isa hanggang 2 linggo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.